Pinapaalala po ng Simbahang Katolika ang wastong paraan ng paggunita ng undas o All Saints Day. Patuloy din ang panawagan ng simbahan na imbis na mga nakakatakot na costume, mas magandang gawing inspirasyon ang mga santo. Live mula sa Santo Domingo Church of Quezon City, nagpapatrol Jeffrey Hernaez. Jeffrey, ano ang mga aktibidad dyan sa Santo Domingo Church ngayong Todos Los Santos? Ate B, kanina ay nagkaroon dito ng misa at pagrosaryo at katatapos lamang din ng evening prayers. Nagkaroon din ng pagbabasbas, Ate B, sa puntod dito sa kanilang sanktuaryo o yung kanilang kolumbaryo. Holy, holy, holy. Sumentro sa kahalagahan ng buhay ng mga santo ang mga misang ipinagdiwang dito sa Santo Domingo Church ngayong All Saints Day o Todos Los Santos. The saint is someone who reflects Jesus. Hindi ito particular sa ilang Kristiyano lamang. Hindi ito particular sa ilang mga binigyan ng special na bokasyon, kundi para sa ating lahat. Ayon naman kay Father Mandy Malihan, nakaugalian man na ng marami ang pagbabakasyon tuwing undas, dapat pa rin ipagdiwang ang Todos Los Santos sa pamamagitan ng pagpunta sa mga simbahan. Bakit po natin ito pinagdiriwa? Una sa lahat, para makita natin ang kanilang kabanalan sa pagsunod kay Kristo. Ikalawa ay para masundan din natin sila. At pangatlo, bigyan sila ng karangalan sa patuloy nilang paggabay sa atin. Kaya naman patuloy ang panawagan ng simbahan na imbis na sumentro ang mga aktibidad ngayong undas sa pagsusuot ng mga nakakatakot na kostyum, mas mainam kung gagayahin ang mga santo upang mas makilala ang mga ito. Nabibigyan lang po ng diin yung mga patay na at saka mga nakakatakot na mga kostyum na hindi po dapat yun maging tuon natin. Na maging tuon natin ay doon tayo sa kabanalan, sa magandang ways na ipinapakita. Tulad na lang ng Santo Sundayag o Parade of Saints sa Archdiocesan Shrine of St. Teresa of the Child Jesus sa Cebu City na dinaluhan ng mga kabataan. Ayon kay Father Japet Gionzon, dapat maintindihan ng publiko na ito ay ang tamang pagdiriwang ng Todos Los Santos at araw ng mga kaluluwa, imbis na magsusuot ng costumes ng mga maligno, demonyo at masasamang espiritu. Sa parokya ng Santo Niño sa Lawaan, Eastern Samar, nagprosesyon din ang mga kabataan bilang mga santo. May gumaya kina Santa Filomena, Saint Catherine, Birheng Maria at ilang Pilipinong santo. Matapos naman ang dalawang taon, muling nagkaroon ng prosesyon ang Santissima Trinidad Parish sa Malate, Maynila. Tampok din ang mga kabataan na nakasuot ng costume ng mga santo. Agaw pansin ng Our Lady of Guadalupe, St. Elizabeth of Portugal at St. Michael the Archangel. Imitate their example, yung kanilang pong mga virtue, values sa pagsunod sa ating Panginoon. Patuloy silang magdasal, lalo na po sa panahon ngayon, ang dami pong mga trouble na nangyayari. At may maaari rin mag-alay ng kandila para sa mga namayapa dito sa harapan ng Santo Domingo Church hanggang bukas iyan. At ibi, no? At mananatili naman bukas ang kanilang kolumbaryo hanggang alas 10 ng gabi. At ibi? Maraming salamat, Jeffrey Hernaez.